is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. At ngayon ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na pananghalian. At ito ang Chow Pan. Yan. Medyo maulan ng panahon ngayon. Kaya naisip kong magluto ng special fried rice. Yan. At magsimula na tayo magluto. So, ito po ang mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng ating chow pan. May kangkong, merong itlog, may seasoning, oyster sauce. Ito, gagamitin natin itong meatloaf. May asin, paminta, suka, toyo, mantika, at syempre, hindi mawawala ang kanin. Yan. Okay, so magsimula na tayong magluto. Saan ang kalan, sindihan ang apoy, painitin ang kawali. Ito ang ating itlog. Ito at mainit na ang ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Itong itlog, lagyan natin ng konting asin. Tapos, ayan, batihin ang itlog. Tapos, lagyan natin dito sa ating kawali. Yan, okay na itong itlog. At tanggalin na natin. Yan. Set aside muna natin yan. Tayo pang magpakuha ng iba. Yan. Tapos, ito, meron tayo ditong meatloaf. Nakita ko lang to sa social media. Ganito ang diskarte gagawin para makuha natin ang laman dito sa ating dilata ng walang kahirap-hirap. Ayan o, nakita ninyo, umaangat. Ang galing! Sa mga estudyante dyan, yung scientific explanation nito, kayo nang bahala. Paki-comment na lang. Umaangat. Op, yeah. Ba. Lumalaban. Kailangan pa ng konting init. Yon. 1-0. Yan. Ito pa. Isa pa. Kasi mabibitin pag isang meatloaf lang. Gawin nating dalawa. Ang galing! Ito na yung meatloaf. Ang gagawin natin ay ayan, slicing lang natin ng pahaba para mas madaling maprito. Yan, ganyan lang.
ito, magdagdag tayo ng konti pang mantika. Okay. Ngayon, iprito na natin ang ating mga itlog. Yan. Okay, at habang pinipirito natin itong meatloaf, ang gagawin natin ay ito. Yan, hiwain natin itong kangkong. Yan, ganyan lang. Maliliit ang gayat. Yan, ganun lang kasimple. Tapos, kailangan, syempre, hugasan natin ng mabuti ang kangkong. Wow! Ito at mukhang okay na ang ating meatloaf. Tanggalin na natin yan. Ayan, okay na yan. Nagpakuha. Itong meatloaf ay malamig. Malamig na. Ang gagawin lang natin ay hihiwain lang rin natin ng maliliit na cubes. Yan, ganyan lang po. Tapos, ito at napainit ko na ulit ang ating kawali. Ito, nahiwa ko na ang bawang. Lagay natin. Lutuin lang natin ang bawang hanggang mag-golden brown. Yan! Ito, tingin ko okay na. Ngayon, ang gagawin natin ay ito. Ilagay natin ang kangkong. Halo-halo. Tapos, lagyan natin ng konting toyo. Maglagay rin tayo ng oyster sauce. Tapos, haluin. Ngayon naman, maglagay tayo ng konting-konting suka para nag-aadobo tayo. Hayaan lang muna natin kumuluyan saglit.
Yan. Pagkatapos ay ito na. Ilagay na natin ang kanin. Ihalo natin. Teka, parang ayaw ah. Ang daming kanin. Yun. Kala ko. Ayaw magpakuha eh. Yan. Tapos, hahaluin natin yan ng mabuti. Yan. So, pagkatapos na itong mahalo natin, ang gagawin natin ay ito po. Maglalagay tayo ng konting seasoning. Sakto lang. Yan. Tapos, lagyan natin ng durog na paminta. Oops, sayang. Ngayon naman, ito ang ating itlog na nahiwa ng maliliit. Ilagay na rin natin. At ito, napakaraming meatloaf. Ihalo na natin. Tapos yan, ganyan lang. Mix, mix, mix. Dami. Ayan. So, finally, natapos na. Naluto na ang ating special fried rice o ang ating chow pan. It's eating time! So, ayan po. At bago tayo mananghalian, ay magkwentuhan muna tayo. Siyempre, sa pagluluto, ugaliin po natin ang maghugas ng kamay from time to time gamit ang sabon. At ang ating kitchen ay panatilihin po nating malinis before and after nating magluto. Para nang sa ganun, tayo at ang ating pamilya ay makaiwas sa mga sakit na dulot ng germs, bacteria, and viruses. Yun lamang po at maghahain na muna ako. Yan, kakain muna kami. Yan po, at manananghalian muna kami. At syempre, mas masarap pa rin ang kainan pagsama-sama ang pamilya. And once again, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. Hanggang sa mga susunod pa na videos na gagawin natin. Maraming salamat po at paalam. Nak, say bye-bye. Jackson.